Kumusta mga ka-gadget? May tanggap na naman ako ngayon, B9. Naka-passport mode lang siya. So yung mga gentong problema, nangyayari to kapag ng phone nyo may problema sa volume. Pero ang case na to, hindi sa volume ang problema niya. Kumbaga sa phone, pag in-update mo siya at biglang, kunwari, nagpa-flash na siya, biglang pinatay mo or biglang nalobat or nag-restart, automatic ang kinalabasan niyan, kundi passport, dead boot, yun po ang kinalabasan noon. So ito, naka-passport mode siya, chineck ko yung lines ng volume niya, okay naman, lahat, working, hindi naman siya shorted. So ang ginawa ko, pinlash ko siya sa UMT, pero failed ako noon. So ito, ginawa ko, binakap ko muna yung firmware niya sa UMT, yung bago ko gawin yung flash kanina, kasi nabanggit ko nag-flash ako kanina. Bago ko ginawa yung flash, binakap ko muna sa UMT tool. Tapos bago ko siya mapadetect sa computer, syempre ite-test point natin siya. So makikita niyo sa video ko na kung saan ko siya tinest point at kung paano ko siya ginawa. Nung binakap ko yung yung FW niya, napansin ko na may mga kulang. So kaya siya naging passport mode na lang. So yun nga, no, sa unang try ko nung sa video ko na to, unang try ko sa pag pa-flash, failed pa rin siya. So passport pa rin siya, wala nangyari. Kaya nag-download ako ng panibagong firmware. So ang firmware na nagamit ko dito, more than 5 firmware ang ginamit ko. So isa, yun nga, sabi nila, try and try until you succeed. Kaya dito, ginawa ko, hindi ko siya tinantanan hanggat di ko magawa. Kaya, yun. Ang kailangan lang dito sa phone na to, maibalik natin yung recovery mode para in case na hindi siya pwedeng i-flash through computer, pwede natin siyang i-flash through update SIP, yung pinaka-update niya na FW. So yun nga, no, mga gadget yan, binapaklas ko pa yung unit at kasi itetest point yan, kaya natin binabaklas yan. Doon nga pala sa mga customer na nagtatanong, lalo na doon sa password, yung mga bagong labas na Vivo, Oppo po, yan po yung mga phone at saka Xiaomi at Meizu. Yan po yung mga phone na pag pinatanggalan nyo ng password ay kailangan buksan dahil nga po sa test point. Sa Oppo naman, hindi naman, meron namang hindi rin. Hindi nabubuksan kung gusto nyo po ng online. Kung gusto nyo po ng online flashing. Kaso sa online flashing po, medyo may kamahalan. Ngayon, kung ano naman po, kung gusto nyo naman ng offline, yun yung tinatawag namin na AC JTAG. Sa JTAG, kailangan buksan ng cellphone. Kung kaya naman sa test point, ite test point lang. So yun na, mag-i-start na ako sa pagbabackup ng firmware. Halos isang oras tong video na to kasi halos maghapon ba ako nito. Ay, nakinabukasan pa pala ako nito. Doon sa bandang dulo sa pag-update ko nung firmware sa true SD card, nagkaroon po ako ng problema, no, kasi nalobat yung phone ko. Akala ko nagbibideo pa. So ang ginawa ko, sinaksa ko na muna kaya naputol yung pagpindot ko sa update. So mamaya ipapaliwanag ko na lang kung paano. So unang try ko dyan sa yung backup ng FW niya, okay naman, kaya lang may mga kulang na file. Kaya nagkaroon siya ng problema. So dyan, ini-install ko pa yung UMT tool kasi kinakain ng antivirus ko yung application ni UMT tool. So lagi nyong tatandaan, mga ka-gadget, no, once na nagdala kayo ng unit sa technician, lalo na kung Oppo o Vivo yung dala nyo or Xiaomi or Meizu,
Huwag po kayong magtataka kung sasabihin ng technician na bubuksan yung unit kung magpapatanggal lang kayo ng password. Kasi po, ang mga ganong cellphone po, ina-unlock namin gamit ang test point. So, si test point po, yan po ay ikinokonekta namin sa MOBO, sa motherboard. Nandun po yung pinaka-secret niya para ma-detect sa computer. So, yun na nga, no? Gumamit ako ng UMT tool. Pero kung ano naman kayo, kung wala naman kayong gadget, pwede nyong gamitin dito yung Q-Pill na pamplas ng Qualcomm chipset. Doon pwede nyong ilagay, pwede kayong mag-flash doon. Basta Qualcomm type yung chipset ng phone nyo. So yun na nga, no? Ang gagawin natin pagbukas, red firmware lang natin, punta kayo sa red and plus tool. Tapos yun, i-read lang natin yung info at saka yung firmware ng phone. So, kadalasan kasi na encounter ko sa gintong unit, madali naman siyang i-flash. Kaso ito, napakahirap talaga siyang i-flash kasi nakailang beses na akong try dito eh. Lagi siyang passboot. So, yun ang ginawa ko dyan. Nag-ano ako na, kumbaga pinag-isipan ko siya kasi naabutan pa ako ng kinabukasan yan eh. Halos 2 days ko itong ginagawa. Yung iba, hindi ko na nararecord kasi hindi na kaya ng internal memory ng phone ko. So, dun sa mga, paalala ko lang dun sa mga ibang customer, no. Kung alam nyo naman yung sira ng cellphone nyo at alam nyong gawin, huwag nyo na nyo dalhin sa technician niya kasi mapapahiyalan din kayo. Kasi tulad niyan, may mga na-encounter akong customer na dinalasahin yung unit. Sasabihin sa akin, ganito lang naman yan. Pipindutin mo yung volume up, volume down eh. Hindi mo naman ang gagamitan ng computer yan. So, dun po, syempre para sa amin, sampal po yun. Kasi alam mo na palang gawin, ba't di mo pa magawa? Ba't kailangan pandalhin sa amin? So, yun po, no, paalala ko lang, sana wag naman ganon. Kumbaga, irespeto nyo rin na kaya nyo dinala sa technician kasi hindi nyo alam. Hindi nyo alam gawin yung sira ng phone nyo. Tapos, may mga encounter pa ako na customer na isasaksak mo lang naman yan sa computer eh. Dapat, ba't ang mahal ng singil? Sabi ko, kung sa akin sagot ko, alam mo naman po palang isasaksak lang sa computer yan eh. Bakit nyo pa dadalhin sa akin, di ba? Eh di sana kayo na ang gumawa. Tapos meron pa ako isang yung sinabihan ako na kulang lang ako sa materials eh, kulang lang ako sa mga equipment para magawa ko yung phone ko eh. Sagot ko naman doon sa mga yon, eto gamitin nyo po yung phone nyo, ay gamitin nyo yung computer ko, yung gadget ko, kayo na po ang gumawa. Ngayon pag di nyo po nagawa yan at ako ang gumawa, triple na po ang bayad. Ganon yung sinasabi ko. Kasi kumbaga sa amin, nakaka-disrespect yun sa amin eh. Kasi alam namin na may sira yung phone mo, pero dinadala mo yung phone mo, sasabihin mo walang sira o kaya alam mong gawin. So yun po sa mga customer dyan na nanonood sa akin, na sana naman huwag kayong mawala ng respeto sa technician. Kasi kahit pa paano, disrespect po kasi yung ginagawa niyo. Ayan po, nagbabackup na yung phone. After nyan, ipa-flash ko na yan. So, ngayon. So, minsan kaya, yan, yung first try ko dito, negative talaga yan. Minsan sa pagbabackup, lagi nyo pong tatandaan na pag binackup nyo yung unit nyo, hindi talaga nababackup ang user data. Bakit ka mo? Si password, si fingerprint, at si FRP na pumapasok yan sa user data mo. So, si user data, yun yung pinaka... siya yung pinaka holder ng security ng phone mo. So pansinin niyo, minsan napapansin niyo sa napapanood niyo sa YouTube, kailangan niyo lang i-reset yung phone. So si reset, si factory reset ng phone,
naka-user data lang yan. Tapos, pansinin nyo rin sa mga videos na, ibang videos dyan na pag nag-wipe kayo through CMD, user data lang din ang winawipe nyan. Kahit gumamit kayo ng GSM gadget, user data lang din siya. Kasi, siya, nakapaloob si password, si fingerprint, at si FRT nyo kay user data lang. So, yun na nga, no? Dito, no? Na-backup ko na yung unit. Tapos, i-program. Pangalawang attempt ko na to dito. Ayan. Yung FW kasi, missing yung, ano niya, yung pag ina-upload mo dun sa UMT tool yung pinaka firmware yon, missing si system IMG at si user data. Sa pangalawang attempt ko naman, okay naman, andun naman, kaso missing naman si user data. So ibig sabihin hindi siya kompleto. Hindi kompleto yung hindi kompleto yung pinaka FW. So yun, ginawa ko, nag-try pa rin ako na nag-try, nag-download ng firmware. So nakalimang firmware ako dito eh. Nakalimang try din ako, kaso hindi ko na siya pinilit, baka mamatay pa o ma-deadfoot pa. So nag-try pa rin ako na nag-try dyan. So sa bandang huli, may kita nyo, ayan po, may kita nyo dyan, bawat try ko dyan. Hindi ko na siya binibidyohan yung iba pang try ko kasi nahihirap na. Dito, yan, may kita nyo, okay naman yung flashing, pero meron siyang error pag nagwa-wipe ka. May recovery na siya, kaso error pa rin siya, hindi siya na gano'n nagwa-wipe data. So, yan, ginawa ako dyan. Ngayon, oh, pansinin nyo, marami siyang error, puro paint po. Ayan, dito napansin nyo. Puro fail po lahat ng pagpa-flash ko dyan. Hanggang logo para na. Tinry ko siyang i-connect sa wifi. Nako-connect naman siya pero negative siya kasi hindi siya makadetect ng wifi. Kumbaga nabablock niya na si wifi. Ayan, no? Kasi pwede mo siyang i-refer through online. Kadalasan po pag nagkakaroon ng problema, basta pagka pinasok niyo po yung phone, may recovery siya, pwede niyo siyang i-refer online. Siguro tumatagal siya ng 4 to 5 hours downloading time or 1 hour. Kung mabilis yung net nyo, 1 hour lang siya. Kung malakas naman yung net nyo, 2 to 3 to 4 hours po siya dina-download. So, wala talaga, hindi natin makita yung pinaka-wifi connection or pangalan ng wifi, kaya hindi siya makonect. So, yun. Nag-decide ako, download, send, up, flash pa rin ulit. So may firmware ako na download dyan na mayroon na siyang passboot flashing. Tinry ko rin yon, kaso negative din siya eh. Hindi siya nagtutuloy, puro error, fail din yung flashing niya. So dito mga gadget, no, panoorin nyo lang po yung full video ko. Etong ano na to, etong sa video na to na pagpa-flash ko,
Naka-note po dyan dun sa baba yung instruction ng gagawin ko dun sa passport para magkaroon siya ng recovery at may apply natin yung update SIP through recovery mode. Naubusan ako ng sasabihin ko. So dyan, nag-try pa rin ako ng mga kagadget. Sabi nga nila, pag-try ka ng try, doon mo malalaman. Sabi, at isa pa, kung magtsatsaga ka lang, sa bandang huli, magkakaroon ka ng nilaga. Kaya dito, may natutunan ako dito kasi noon ko na nagagawa to. I mean, yung gentong process noon ko na nagagawa to. So, yun nga. Pag hindi ko nakukuha sa mga gadget na yung nagawa ko, passport muna, pinaplush ko yung boot recovery system. Tapos, yung user data, hindi ko muna siya pinaplush kasi mahirap siyang, mahirap kasi i-plush pag mga gentong may security na, may authentication. So yun nga, tinatry ko uling i-plus. Nakikita nyo, yung maraming message na yun, yun yung error user data at saka system. So dito, error pa rin yan, hindi pa rin gumagana yung unit. Kaya sa bandang dulo na yun na ginamita ko na siya ng passport flash. Pinlas ko lang doon boot recovery tsaka system. Yun na yung pinlas ko para magkaroon siya ng na recovery. So yun, yun yung pa rin siya na passport mode pa rin kahit na plus ko na siya ulit. So ito try ko siya ulit na ayan, diba nakita nyo nagkaroon na siya na recovery mode, mayroon na siyang wipe, mayroon na siyang, pero error pa rin yan. Ayan, error pa rin na lumalabas sa kanya. Hindi siya nag-wipe na 100%. So, kailangan kasi yung recovery mo, pag nag-wipe data ka, nawawipe siya 100% ang lumalabas. Yung successfully, hindi dapat yung hindi successfully. I-upload ko tong firmware na to na ginamit ko kasi dalawang firmware ginamit ko dito at saka yung update SIP na ginamit ko para dito yan, nagsimula na ako. I-comment, ilalagay ko sa description yung paano ko ipa-flash, kung paano ko siya ipa-flash sa passport para may idea na kayo.
So, mga ka-gadget, doon sa pag-update chip, nakalimutan ko kasi siyang video. So, umpisa, madali lang naman yun. I-hold nyo lang naman yung volume down, power, tapos makalagay na sa fast boot recovery. Tapos, pagdating na recovery, pipili kayo doon kung wipe data, install update, at saka i-wipe nyo yung cache niya. Yun po. Tapos po, pag na-select nyo na po yung install app update, so hahanapin nyo naman yung firmware, install Wi-Fi or iRepair software from Wi-Fi or yung install update from SD. So kailangan yung firmware ilalagay nyo siya sa SD card para madali nyo na siya makita. So ito, pang-apat na try ko na yan, pero negative pa rin po. So ano mga gadget na dito, nag-error ako doon sa pang-apat na try. Kaya yon, tinry ko naman nga i-flash yun. Ayan, nakikita nyo, pinablast ko na yung boot system tsaka recovery dito. Dito, mapipix ko yung recovery kaya nakapag-update sip pa ako ng firmware. Kaya yun, nagtuloy-tuloy siya. After nito, nagtry pa ako niyan. Nagtry pa ako na isa pang flashing sa UMT. Pero negative. Buti na lang, hindi na nasira yun. Hindi naka-recovery. Kumbaga, dito hindi ako nawala ng pag-asa. Ginawa ako lahat ng makakaya ko para magawa ko yung cellphone nung customer ko. So, nung nagawa naman siya, natuwa naman. Kaya yun, naging okay na. Nakakaluwag sa dibdib yung makikita mo yung customer mo na masaya tumuwi pag nagagawa yung unit nila. So, yan o. Pag na-plus mo yung system dyan, antayin mo lang siyang matapos. 8 kasi yan. 8 categories yung pina-flash niya. So, hindi yan kailangan madaliin. Kailangan antayin niyo yung lumabas yung done, finish. Baba. Tapos, hindi siya na auto magre-restart. Ikaw mismo yung magre-restart yan. Tayo na nga, no? So, after nito, nag-try pa akong i-plus ulit sa UMT yan. So, yun, mga gadgets, ha. Ulitin ko ulit. Sana po, subscribe nyo po yung channel ko at click like, share and notification bell para po sa mga susunod kong videos na i-upload. Tulungan niyo po ako na ma-achieve po natin yung 1K subscribers and yung views. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kahit kakaunti pa lang kayo. Kung may mga katanungan kayo or mga
cellphone na ipapa-fix nyo, pwede nyo po kong pwede nyo pong i-comment down dyan sa ating comment section. Para po, pag may time ako, babasa-basahin ko yung mga comment nyo para maintindihan nyo yung ay mabigyan kayo ng tamang guide. Pwede nyo rin akong i-PM sa aking Facebook account, Kensake Morales, at yung Instagram account, Kensake Morales. Doon po, mabilis ko kayong mabibigyan ng feedback. Pero mas maganda po kung sa comment section kayo mag-comment. Kung may mga kaibigan kayo, please pa-help na rin akong i-subscribe ang channel ko. Nandito, medyo natigilan ako kasi may customer yata ako dito nun. Ginagawa ko ito. So, dito, no, kailangan hindi, kailangan mahaba ang patient mo dito. Yung tiyaga mo, kailangan tatagan mo ba yung tiyaga mo dito. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan mataranta na ganito, baka mamatay yung unit. Kaya nga sinasabi nila, kapag may mga bagong labas na unit, dapat itry mo. Hindi man pala rin magawa yung unit, at least na-try mo. Kumbaga, magiging lesson sa'yo yun. Kunwari, may bagong labas na unit, dala sa'yo. So, magiging lesson sa iyo yan kung hindi mo man siya magawa yung unit or nagawa mo man yung unit. Kasi, dalawa yan eh. Kung hindi mo magawa yung unit, at least alam mo na sa gintong way, may mali akong nagawa, dapat hindi ko nagawin. Kung nagawa mo naman yung unit, at least malalaman mo na ginto pala yung paggawa ng unit na to. So, meron ka ng idea kung paano siya, kumbaga magiging madali na sa iyo sa susunod na pagre-repair yung ganyang idea, yung ganyang paggawa. So, yan o. 8 yan. 8 categories yung ipa-flash ng system niyan. Kaya, medyo matagal-tagal talaga sa passport. Kailangan ito, hindi madali malobot yung phone mo. Tapos, huwag yung bubunutin hanggat maaari. Kasi, ongoing yung flashing niyan. Na, dire-diretso lang yan. So, aantayin na natin matapos yan. Dito po yung pag-repair ko nung pag-update ko ng SIP via recovery, hindi ko po nakunan yung start. So, babanggitin ko na lang po mamaya para may idea po kayo. So, yun na, no? Medyo na, ay, natapos na siya. So, antayin ko na lang yung susunod na gagawin dyan. So, ito, na mga ka-gadget, yung voice nito, ini-edit ko lang kasi yung habang nagagawa ako doon sa trabaho ko sa SM, may back music kasi siya, baka makopyright ako. So, kaya ang ginagawa ko, ini-edit ko lang yung voice nito para hindi ako makopyright ni YouTube. Matagal to, siguro tumagal to ng ano nga to, may isang oras nga to kasi yung pagbibideo ko putol-putol, yung iba hindi ko na sinama kasi masyadong mahaba.
So, dito, akala ko wala na talaga tong pag-asa. Kaya, no, ibinalik ko na doon sa may-ari. Sabi ko, kung makakapag-antay pa kayo ng sa isang araw, tatlong araw, ganun, pwede ko siyang gawin ulit. Gawin niya, tsatsagain ko. So, yun nga, pumayag naman yung may-ari within one day. Halos 2 days ko sa akin to unit. Within 1 day, nagawa ko yung unit. So, yan nga, ano. Naglologo na siya. Hindi na siya gano'ng nagpa-passport. Yan. Pampapassport siya, pero matagal. Hindi tulad kanina, pag on mo na unit, naka-passport mode agad siya. Dito, maglologo siya nung matagal bago siya magpa-passport. So, dyan, ang gagawin ko dyan, i-update ko na lang siya. So, dito, yung after nito, hindi ko na po siya nakuna ng kung paano i-update yung SIP sa recovery. So, ituturo ko na lang sa lalagay ko na lang sa description kung paano siya i-update. Makikita niyo yun. Tapos, una-una bago nyo i-update po, o update nyo po, ayan po, 100 successfully na po siya. Successfully na rin siya ng pagwawipe, pagre-restore. Tapos po, ang gagawin nyo po dyan, pupunta po kayo sa nireboot ko po pala yan. Tinry ko siyang i-wipe sa recovery pero negative pa rin. Ganun pa rin siya. Lumalabas sa kanya. So, ang ginawa ko na yan, i-update. I-update ko na yan. Yun po yung gagawin nyo. Tapos, hahanapin nyo lang. Ayan. Kaya ginawa ko dito, update si FW ni F9. Ay, ni B9, F9 tuloy. So, dito, hindi ko talaga siya napakita kung paano yan. Nilagyan ko na siya ng passport ba rin? Ano to? Pang second day to. Ginagawa ko. So, yun nga, no? Passport. Ang gagawin ko po dyan, nilagyan ko yung memory card na, ayan. Nakita nyo may memory card na. Ayan po. Nakikita niyo. I-winawipe ko po muna yan bago ko i-flash yung FW. Nakikita niyo po. Successful na po yung mga pagre-recovery niya. Kaso, nakahang pa rin siya sa passport mode. So, yun nga. Dito, natigil ako kasi ang kulit ng customer ko dyan na nagtatanong. Hindi ko na siya na i-ano sa pag-update sa memory card. So, yan. After na, yan ang kinalabasan. Yan ang nagpa-flash na po yung firmware. Hanggang matapos po yan, naantayin natin. Siguro 15 minutes. So yun dito na tayo na naubusan ako ng sasabihin. So yun nga no. Salamat nga pala doon sa mga nag-comment na sa ibang procedure na ginagawa kong video.
Yun po, nag-comment, nag-reply na po ako at nag-comment na po ako dun sa mga tinatanong nyo. So, yun sa mga bagong Oppo po talaga, talagang new security po kasi yan. Dalawa po yan, pwedeng JTAG, pwedeng test point at pwedeng online flashing. Yung tinatawag yung remote flashing po. Kaya kung wala po kayong makita ng sa hard reset po, wala po kayong makita ang format or wipe data, ibig sabihin po, naka-on ang security ng phone nyo, kaya naka-password siya. So, negative po yan na kayo ang gagawa dun sa hindi technician po ito, ha. Dalhin nyo po yan sa technician talaga para magawa. Sa mga phone na ganyan po, nag-range siya ng 1.8-1.5 ang paggawa. Hanggang doon po ang range nun, mapabago. Pagdating naman po kay B15, pataas, nag-range siya ng mga 2.5. Yan po. Yan po yung pinaka-range niya. So, no choice po tayo kung wala tayong gamit at hindi naman tayo technician. Pagkatiwala na natin sa technician niya. Ayan na, dire-diretso na. Okay. Then, reboot mo na lang para dire-diretso na. So, dito, matagal po sa logo yan. Antayin nyo lang siyang mag-okay. Akala ko kasi dati, nung ginagawa ko to, ganun pa din. Pero nakita ko may improvement dahil lumabas na yung pinaka-logo niya ng Vivo. Kaya medyo natuwa ako. Sabi ko, ay okay na to, tuloy-tuloy na to. Ayan po. Nakita nyo na yung ganyan, automatic. Okay na yan. Yun. Tagal din ho yan. Nantay ko. Matagal talaga siya magano kasi nag-initialize pa lahat ng apps niya. Eh. So yung mga ano no, yung mga bagong unit niyo para sa amin, pahirap po ngayon ang paggawa ng cellphone. Hindi na po madali. Paalala ko lang po din sa mga customer ko. Nantok ako ah. Ayan po mga ka-gadget, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy na po 'yan. Okay na po, nabuhay na natin yung D9 niya. I-co-config na lang po 'yan. So, ng mga gadget, paalala ko lang sa ibang customer. Nagtatanong po about sa paggawa ng cellphone. Ugaliin po natin maging respectful po tayo kasi hindi naman po kami kabastos-bastos at hindi rin naman kami nababastos. Nababastos lang kami ng customer kung bastos din yung sumagot sa amin. So, yun ang mga kagadget po.
dito sasabihin ko na kami mga technician, iba-iba ho kami ng skill, iba-iba ho kami ng talent pagdating sa pag-repair. Dito po, iba-iba rin kami kung maningil. So, may mga technician na mababa maningil kasi hanggang ganun siguro talaga yung skill nila binibenta. Meron din naman mga technician na standard maningil. Katulad ko po, standard po ako maningil. So, sa akin lang po, no, huwag nyo na kami i-comparison kasi kumbaga sa amin po, try nyo po kung okay yung performance ng repair niya or kung okay naman yung repair niya. Di, mas nakakamura kayo. Pero kung medyo hindi naman okay yung performance at hindi nagawa yung unit, mura niya nga siningil pero nagkaroon pa lalo na mas malaking problema yung unit, eh nasa inyo na po ang problema ron. So, yun nga po sa presyohan namin. Huwag na po kayong magtaka dahil kami po, standard po kaming maningil. Dahil yun po ang nakaano sa forum namin. Sa mga mas nakakataas sa amin at seniority namin. Yun po yung tinuro sa amin ang tamang pagsingil ng mga repair na cellphone, laptop. So, ayan na nga po. Okay na siya. Napuksan na natin. Nag-on na. Gagamitin na lang ito unit na to. So, okay na po ako dito. So, yan po mga kagadget. Huwag na huwag niyo pong kalimutang i-like ang aking videos at mag-comment down sa videos ko at i-subscribe and click notification bell. Hanggang sa susunod na video ko, kita-kita tayo.